Yan guys, naglilinis tayo. Yung mga masisipag nating boy eh. Teka lang. Buti nga may pressure washer. Para saan guys, ha? Pinaka-importante na magkaroon kayo ng pressure washer sa ano? Sa bahay. Ito yung isa sa mga pinakailangan. Importante masipag ka mag, ano? Maglinis. Oo, oh, amen. Ano yung pressure washer kung ang importante ay mahalaga. Yun. Sino ba mahalaga para sa iyo? Ayun lang. Ayun lang. Guys. Siyempre kasi ano, yung boss natin medyo masungit 'yun pati masela no. Hindi pwedeng pabayaan natin 'to. Kailangan dalhin siya. Dapat sika. Oy, isama mo sa vlog mo, kakarwash din kita. Sige pre, guys, wait lang. Putang ina. Ayaw pa! Naglaro na. Taka na, pasambas ako pre ah. Teka lang, sabon dahil sinabon mo muna ako. Ganyan yun lang makikita, kinarwash siya. Tanggal ang libag pre ah. Kinarwash ako ni Megs. Oy, punas na tayo, punas na tayo. Dito ka. Guys, ito kasi, diba, tandaan nyo, na-detail siya ni Mirror Shine Premium Detailing. Ayan, shoutout sa mga topong taga-Carmona. Ceramic. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng kuskusin sa pagtuyo at hindi pwedeng ang kanebo. Hindi recommended. Yeah. You know, ganyan lang guys. Smooth. Para hindi mawala yung ano, ma-maintain natin, no? Ma-preserve natin yung detail at yung wax. Guys, ito yung may wax eh. Ayun, no? Wala po. Wala po. Katanong ko lang, gano'n na po kayo katagal nagde-detail ng auto? Ano na, 25 years. Oh, puta. Hindi ka pa pinapanganak pre. Hindi nga. Malala to ah. Ay, parang hindi pa nagkakakilala yung airmat tsaka airpot. Ay, nasa tsaka pala, nagdi-detail ka na no? Nagkukot-kot ka na to. Yeah, kasi si Robby guys, kung ano-ano kinukot-kot niyan eh. Ewan ko dyan. Kung saan na nasuot yan eh. Ewan ko na lang. Kayo na bahala mag-isip. Ewan ko ba, lagi na lang, dumi-dumi na kamay niyan eh. Sa amin, ako yung pinakamabait. Aba, mabait. Kailangan maging mabait para makapagpakot-kot. Tama ba? Ayoko natutunan yun eh. Ah, sa akin? Oo, tinuruan ko yun eh. Okay, kita niya guys, mas maganda yung tuyo niya. Yan. Ito. Tapos sabi sa akin ni Gabriel, mas mabuting matuyo siya ng rainwater kaysa tap water. Kasi yung tap water, madaming mga minerals and everything. So, yun yung mga nabakat kapag sa tap water. So, kailangan... Ano, punas talaga ng maigi para. Ayun, makita niyo naman guys, oh. Ayun. Kitang-kita niyo si Megs, oh. Hello muna diyan, Megs. Hey, bro. Hey. What's up, bro? Oh, shout out sa mga tropa natin sa North. Wow. Yeah, bro. Mga bro natin diyan, no? Bro. Hey, bro. Dana. Ano? Abangan niyo yung North X South. Meet. Kailan ba 'yan? Kailan ano ba pangalan na PH scene? No? Pilipinas scene. Nangyaya, buong Pinas na kasi eh. Visit. Kailan kaya? Ha? Kailan ba? Kailan mo gusto bro? Anytime bro! Hey bro! Crush kita bro! Hey! Crush niyo kita bro! Crush kita bro! Ayan. Sabi ko nga, maselan yung may-ari nito kaya kailangan sobrang ingat. Ganyan ang paglilinis niya guys. Oh! Pwede naman ang tuyo agad! Detail dyan bro! Grabe bro! Talaga sa atin, galing tapos magtutuyo tuyo na tayo. Paano ba yung proper? Pati pag ano, pag ano ng basahan, may proper way yan. Diba? Yeah bro! Yung may-ari nito sobrang selan. Sobrang selan guys. Daming babae, literal. Di na lang namin babanggitin yung pangalan. Grabe, shoutout talaga sa mga babae niyan, no? Talagang grabe. Alam nila kung sino yun. Oo. Alam niyo yun. Nakasubscribe sila kasi pinapasubscribe lagi ng may-ari sa channel natin para support daw, support. Para hindi lang sila yung nagkakapera. Ito nga pala si Max guys, at magaling to mag-Japanese, no? Paano mag-Japanese ba? Paano ba yun? Lahat ng word, lagyan mo lang ng R. R. Paano ka lang? Japanese na yun. Paano yun? Sample, GTR. GTR? Nisano! Nisano! Gojiro! Oh. Theater the Seminar! Bronze Theater 7 Robby, ikaw, paano ba? Ano, ikaw nga, testingin mo. Arig!
Laging galit no kapag ano no, pag nagja-Japanese. Kaya pala yung mga Japanese parang diba? Sinising halang kalagi. Kaya no? Idol natin yung mga Japan-Japan, JDM. Yung mga censored no? Oo, number one. Number one. Itam mo to. Oh, paano, paano natin? Ano? Censored mo na lang ha. Censored na lang. Yun lang ano, legit Japan. Yun ang legit Japan, Japan. Japan-Japan. Kung di nyo namimiss yung pinaka maingay na BRZ. Dumi, napakadumi. Pero hindi halata no kasi napakadahi talaga ng pinturan to. Grabe. Yan. Pakinggan natin. Sobrang macho natin driver eh. Oh. Sheesh. Napakaingay na naman nito, guys. Guys, kala mong sa nahugasan eh, no? Pagpakalinis niya na. BRG naman! Next! Let's go, Robbie! Ano mga ano, nagbibid? And tapos pinalta natin yung sticker niya, ano? Hey! Si Miggy, my boy! And satisfying, papi. Sheesh! Okay na, papi. All deals out. Tinga! Hey! Yan, guys. Van muna ang dala natin, no? Mas mag-isa tayo. Wala si Robby. So, guys, on the way tayo ngayon sa bahay. Dito tayo ngayon sa Batangas. So, kasi nga, alam niyo naman guys, nag-ECQ, sobrang hirap na ma-lockdown sa Manila. So, tumawag sa akin si Daddy, may good news, may bad news guys. Good news, okay na si Kiara, natakbo na, nakakabit na yung makina, mas matuli na. Bad news, may sira pa din, yung fuel hose niya, bale may tagas daw at may butas, no? Kaya hindi natin pwede muna siyang ilabas. So, pero buti na lang kahit pa paano, may kita nyo naman siya na okay na siya. Yung makina niya nandun na, galing sa machine shop, yung block. Kasi nga, kailangan ayusin yung mga, may mga hininang eh. Basta hindi ko alam kung ano yun. Pero okay na siya ngayon. Tapos, yung Mustang nandun na din si shop. May problema lang din, yung preno niya medyo makapit pa ulit. At hindi pa namin naayos kasi medyo mahirap yung pyesa ng Mustang, no? Pero kahit yung ganun guys, mapakita ko pa rin sa inyo, pumunta tayo ng shop. So yun nga boys, nandito na tayo sa bahay. And kita niyo yung tiyara niya ngayon, sobrang dumi. Grabe. Pero balak namin tong i-wash over and hilamusan para kahit pa paano maging okay na. Ayan. Medyo natambak siya kasi nga nung nasira. Pero lahat yan i-refresh natin pati itong mga sidings na to. So don't worry,
Namiss ko to, namiss ko sobrang, namiss ko to si Kiara. Ayan. Ayan, yung hood niya hindi pa dinayos. And ayan na. Ayan, ayan yung makina niya. Nakakabit na, pero kung hindi nyo kasi natatandaan at kung hindi nyo alam na kung bakit nasira to, panoodin nyo yung ibang vlogs, yung dati na nasiraan at yung kung ano yung naging sitwasyon nito. Pero para lang maintindihan nyo sa mga bago dito sa channel natin, si Kiara, nabili natin siya kasama natin si Daddy sa May Manila. So wala, natuwa lang kami dito kasi ang ganda ng history ng auto na to. At ito, previously, kasama si Daddy sa pagbuo nito kasama yung dating owner. So yun nga, buti na bumalik sa atin kasi na maalam na yung dating may-ari. So yun, buti na kahit papano napunta ulit sa atin. At yun, so ang nangyari dito kasi guys, since naka 13 siya, ayan, since naka 13 siya, ayan, medyo maliit yung wheels niya at yung gulong medyo manipis. So kasi ang TSGE, sobrang baba ng oil pan niya. As in guys, ayun, kita nyo ba? Sobrang baba. Ayun o, kitang-kita nyo ba? Yung makinang ito kasi, yung TSGE beams, hindi kasi talaga to para dito. So galing siya sa Altesa RS200 if I'm not mistaken. Sa Japan lang siya ni-release, right-hand drive lang, so ito kinonvert and nilagay itong makina nito dito sa auto na hindi naman talaga dapat dito yung makina. So, yun nga, naka 13 siya, tapos sobrang baba niya, so every time na nalulubak, nade-deform yung oil pan. So parang yung mupi siyang ganyan, imbis na naka-flat lang na ganyan, gumanyan siya. So yung oil pump kasi nandito sa taas na to, so lahat ng langis pumunta dito lang sa gilid. So, yun na naging problema namin, pero buti na ayos na namin, tapos papalitan namin to ng 14s para kahit papano, tapos mas meaty tires, para kahit papano tumaas siya ng konti at hindi masyado malubak. So yun, buti kahit papano na ayos na. And yun na nga yung tsura niya, sobrang nakakatuwa kasi ang laki ng pinagbago niya. Yung makina lang ha, yung body mas pumakit. Kasi nga natambak guys, pero babalik natin siya. Magpapalit tayo ng mga hoses, magpapalit tayo ng fuel lines kasi nga yung problema nito ngayon, kasi nung nakuha namin to, talagang halos ganito din yung itsura niya, tapos yun nga nung natamba kasi hindi namin nagawa agad-agad, parang after a week lang ata or 2 weeks na nagkaroon agad ng problema. Yun nga yung sa bearing, yun yung tinamaan sa Conrad bearings. So kasi nga hindi siya nalalagyan ng oil, walang proper lubrication, kaya bumitaw yung ano, yung bearing. So buti ngayon okay na siya. Hindi naman sobrang hirap makahanap ng mga piyesa nitong beams na to. Pero napaka-tricky niya ayusin, guys. Pero yun nga, matibay naman to kasi tinay yung head niya, you know, Yamaha. So nagkolaban Toyota at Yamaha. So it's good na si Kiara bumalik na siya ngayon and tatakbo na. Actually, tumatakbo naman siya. Yung nga lang, yung fuel line nga, may tagas. Hindi pa namin mahanap kung saan. Papalitan natin lahat para mas maayos na. Para wala ng problema. Pero may aircon na siya. May power steering. Tapos, refresh na lang ng buong body para kahit paano maging presentable. Tapos boys, ito na din yung SLC. So, ang layo na itsura nito doon sa nung nakuha namin. Kasi grabe, sobrang rough ng paint. Pero, na-revive natin and kahit paano naayos. Tapos, yung mga chrome, katulad din itong wheels na to. Yan, pinachrome natin yan, tapos bagong tires kasi para mas safe. Kasi guys, kung kukuha kayong kotse o kaya kung kumukuha kayo ng mga bagong auto, I prefer ang una nyong babaguhin is yung tires talaga. Yun ang pinaka-importante kasi yan yung nakalapat sa ano eh, sa kalsada eh. At yun. So ayan, ito yung loob niya. Sariwang-sariwa. So ito yung SLC 450 na naka V8. Yun nga, matic. Sobrang komportable nito i-drive at may aircon, tas yun nga may head unit pa siya. So tinan nyo ang pagsara. Sobrang solid. Ganun talaga ang Benz. And another one, this is the Mustang. Na kung natatandaan nyo, yung kinuha natin sa May Manila. Dream car ni Daddy. Ayun o, sobrang ganda niya. Wala namang major problem to, kundi nga lang yung preno kasi medyo nag-i-stuck siya. So ayan na, tapos tingin natin kung i-start. Pero alam ko okay naman yung ano na ito, makina, at na-undock siya. Okay, guys, natakbo! Sobrang ganda ng tunog! Wow! Sobrang solid na ito i-drive.
So, nakikita kong problema nito, yung mga sidings niya. Ayan. Kasi nga, medyo luma. 1960s pa to guys, ha? 1960s. So, ito yung original niya pang sidings. Ayan, naayusin natin yan para kahit pa paano maging... Wala nang problema. Ayoko kasi nung may mga maliliit na bagay. Para sa akin, yung mga maliliit na bagay, yun yung pinaka-importante sa pagbubuo ng auto. Kasi kung wala yung mga yon, hindi ka makabuo ng isang auto, di ba? So, yung mga ganun bagay, gusto kong makompleto, gusto kong umaandar, gusto kong na sariwa at malinis. Kaya, yun. Sobrang ganda na exhaust niya. Yalo, pwede mo ba yun, ano? Rev ng konti, konti lang. Small block 302 na makina niya. So I hope you guys are happy. Nakahit pa paano babalik si Kiara. And gusto ko gusto kong i-vlog yung build series na to, na kung ano yung itsura niya ngayon, kung natatandaan nyo na kapag nalagyan na natin siya ng mga pyesa na mas palakasin natin guys, palakasin kasi bala ko talaga i-drag to. Isali ko siya sa NDRC kasi grabe yung potential niya. Grabe yung tulin. Ito yung video nung dati. O diba guys, hindi makatarungan kasi hindi makakalain sa auto na to na ganun takbo niya and ganun yung makina niya. Kasi yun ang nakatuwa kasi sa totoo lang gusto ko yung mga sleeper talaga, yun yung mga auto na gusto ko, yung sobrang low-key lang tapos matulin at may mga tinatago na lakas or sikreto. So yun guys, so yung vlog natin magkakaroon din tayo ng mga big changes, like susundutan ko siya ng mga lifestyle ko, yung mga ginagawa sa araw-araw, kung paano ko inaasikaso yung mga damit, yung mga merch natin. And nga pala guys, magdadrop ako ngayon ng bagong stocks para sa itim na Night Riders t-shirts and sa Midnight Run collaboration na red and blue t-shirts natin. So, available yun sa Shopee and sa page natin. You can message us on Facebook, Southin na page. So, yun guys, para makapag-avail kayo and may, kahit pa paano may memorabilia kayo na may Southin kayo na stickers o kaya t-shirt. So, yun nga. Kasi big thing yun para sa akin, para supportan yung channel na to. Kasi, lahat naman ng pondo na nakukuha ko doon, dito lang din sa kotse na pupunta. And yun nga yung napapanood nyo, kahit pa paano gusto ko, na-entertain kayo eh, napapakita ko sa inyo yung mga ganap at kung ano yung mga napupuntan at kung sino-sino yung mga napupuntan ko. So yun nga guys, so sana magbait, sana magtinuo pa, sana hindi na ito bigyan ng problema, pero kasama naman guys yan sa pag-auto kasi wala eh, so daming pyesa na ito, isa lang dyan na bumigay, sira na or hindi na magagamit lahat or yung mismong auto, kaya alagaan guys, alagaan. Kapag minahal mo yung auto, mas mamahalin ka niyan. Pag nirespeto mo yung auto, mas irespetuin ka niyan at hindi ka niyan ipapahamak. So, that's all for today mga boys. Quick update lang dito sa Starlet na to. I'll see you guys. Abangan nyo na lang yung mga future events na pupunta natin, yung mga vlogs at yung mga kotse na mga i-feature pa natin. So, follow me on my IG account, Facebook, and yung page natin. So, dito ko na yan yung vlog. Maraming salamat. All Hail South. Peace!